Wala raw katotohanan ang bintang ni Senador Panfilo Lacson kay dating Bureau of Customs Commissioner Nicanor Faeldon. Handa raw ang dating hepe ng BOC na sumailalim sa lifestyle check. Ang bahay na ito sa Palmera Hills 6, Taytay, Rizal. Ang patunay raw na simple lang ang pamumuhay ng pamilya ni Faeldon. Papasok po tayo sa bahay ni Captain Faeldon, na dating Bureau of Customs Commissioner. Ito pong bahay na to, 1993 pa sila unang tumira, o 24 na taon na ang nakalipas. Ayon sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, mahigit 3 milyong piso ang kanyang ari-arian. Nakatala ang house and lot na may sukat na 120 square meters sa kanyang sal-in. Inutang daw niyan sa Government Service Insurance System o GSIS ang ipinambili sa bahay at lupa na nagkakahalaga ng 1.7 million pesos. Ba to, sir? Play area ba to? Ito, grid eh. Yan, makita nyo. Ganun ako rin gumawa dito eh. Ay, ganun. Kasi yung tatlong anak ko, halos kakaedad eh. Aha. So, diyan kami natutulog tatlo. Apo. Ako talaga ay sleep with them, not the mother. So, alam mo, pag ginukulungan ka ng mga bata, tanggal ang stress mo eh. So, dito kami natutulog. Apo. Dalawa ang kwarto ng bahay. Banig ang inyong higaan. Wala po bang kama o ano? Banig lang kayo? Ay, ito po yun. Ito yung, may kutsyon po ako doon. May kutsyon ka doon. Opa. Okay. Eh dito, yung kwarto ng ninyong mag... Mayroon akong... Siyempre may kasama kaming isa na pag wala ako, tagapag-alaga. Yeah. Actually may bed po yun na nasa baba. Okay. Ay yung... Yung matres. Parang sundalo. Yung bunks na bakal. Binabalang namin kasi several years back, yung lolo namin. Yung lolo kaming walang ano, pamilya, hindi nag-asawa. So umuwi dito. So kaya tinayo namin yung maliit. So we took care of him until pumanaw siya. Kaya doon po siya sa baba. Madalas na wala rito si Faeldon, kaya tinitiyak niya na bantay sarado ang pamilya. Tapos dito, ito, yeah, ayan. No? Makita mo. May mga CCTV tayo dito. Ito yung, because pag wala ko, yung mga bata, nakatutukyan dyan eh. Tinitinan ko sa mobile. Okay. And then of course, security. Sundalo eh. So, mataas ang consciousness. Even sa labas, pasok mo may camera. Pati yung punong kahoy, the surroundings. Alam mo yung akit bahay gang. So, naka-ano ako, CCTV. So, ito yung makikita mo na. Alam din nila yan, para din klaro, no? Opo. Na mabantayan sila. Opo. And then, yan, naka-lock dyan. Mm-hmm. Yung kanyang memory. Nakita niyo, binutas-butas. So, this is... Ilan po lahat yan? Na CCTV dito sa bahay? 1, 2, 3. Dito sa loob, dalawa lang eh. Dalawa lang. Tapos sa labas. Ilan pa po yung nasa labas? May puno, dalawa po. Meron dalawa rin, apat. Ayan. So, yan. Pag ganyan makita mo, yoy, sundalo yata may ari nito. It's something that repress yata kami yun ang mentality. Marami nang sira ang bahay. Ito yung extension niya. This is the original wall. All right. Okay. So, medyo... Wala nang repair kayong nagawa? Since then? Oo, kasi... Konting extension lang. Oo, kasi, diba, naging rebelde na ako, so wala nang income as early as 2006. Mm-hmm. And then, there are other priorities. Mm-hmm. Hindi naman, wala naman ako maraming negosyo outside sa trabaho ko. So. May negosyo si Faeldon. Ito ang Salty Boots 7 Security Agency Corporation na itinayo noong 2014. Malaki po ba itong security agency? Maliit lang po. Surviving lang po. Mga 200 to 300 guards lang po yun. Marami po kami may-ari. Mga 7 sundalo po. Retired. Okay. Ayon sa Securities and Exchange Commission o SEC, mayroong halos kalahating milyong pisong shares sa kumpanya si Faeldon noong 2015. At sa 2016 sal-in ni Faeldon, binitawan niya ang kanyang interes sa kumpanya ng maging commissioner ng BOC. Ate ko, dito kami nakatira. Aha. Itong maroon. Apo. So, mayroon siyang tatlong anak, adult na lahat. Two,
yung dalawa may asawa na, young silang wala. And they're in Canada na, so... Bali, tatlo silang kapatid kong residente na ng Canada. And then one is Saan po sa Canada sila nakabase? Vancouver. Vancouver. Ano po ba, nurse o hindi? Hindi. Anong trabaho po nila? IT yung isa, yung dalawa, IT. Guro. Madalas din kayo na kakadalaw, hindi na, sa kanila, sa Canada? Canada? Hindi pa ako nakapunta ron eh. Nakatira ngayon ang pamilya ni Fael Don sa bahay ng isa niyang kapatid. Ayon sa nakausap namin na opisyal ng Homeowners Association ng Subdivision, Hunyo 2014 pa huling nagbayad ng monthly dues si Fael Don. Mahigit 12,000 piso na ang utang niya. Nung lumipat kami dito since 1993, na nandito na po sila sa Palmera 6. Nandito na po ang buong pamilya niya, mga parents niya, mga kapatid niya. Nakita po natin yung bahay ninyo kanina, ano po? Parang tila wala halos improvement. At sabi niyo gusto niyo sana pa-improve pero walang, baka magsuspecha pa yung mga tao. Pero para hong hindi tinitirhan. Sabihin, ano ho yung punto doon? Kasi now you're staying with your sister's house. Tapos yes, for the, sila. When I assume my post sa customs, dito ako lumipat. Pinatira. Kasi mas maluwang, sometimes yung security nakikitulog. Opo. Makita niyo napakaliit eh. And then I intend to repair it kasi and I applied for yung back pay ko sa Navy. Initially the Marines computed it at 1.8 million pesos. That's why in my sala nilagay ko doon kasi approved na sa Marines eh. Any day nung nag-file ako ng sala-en ko, marirelease na. Okay. So I want it declared. Okay. Nilagay ko doon 1.8 million but medyo tumagal sa Navy, they reviewed it, and there's an issue of the law. So, ang na-release pa lang is 740 or 770,000 yung pinasok nila sa account ko. Ano ho yung pahiwatig sa sala nyo? Medyo wala kayo talagang kinikita o wala kayong yaman o medyo hindi kayo marunong maghanap buhay ng medyo gaganda naman yung inyong net worth? Ano po yung ibig sabihin noon? Kasi nung, wala kayong kinita maraming, masyado o wala kayong alam sa pagkita? There are at least 5 years na wala akong income eh. Opo, yung fugitive yung, ako eh. Ito yung from 2006 kayo. 6, 7, 8, 9, 10. All right. And 11. All right. Halos, 10. 5 years, zero income ako eh. Unemployed kayo? Mm-mm. But in that job, year, yes. In that year, I still have to spend. Okay. Pagkain ko. So, noong 2011 to 2016, I have to pay mga utang. Magkano umabot yung mga utang niyo po? Right now, I still have an utang of 3 million. Hindi nakadeklara ang utang na ito sa kanyang sal-in noong 2016. I spent that dun sa nag-ikot kami sa 81 provinces and nagpunta kami sa West Philippines. Okay. Nag-unang utang ako dun sa aming... Sino po yung inutangan niyo? Yung aming korporasyon. Alright. When part of it. Nangutang ako dun. So, pero kasi we spend... Maraking nagastos namin sa pag-ikot sa 81 provinces. Sinama yung utang ninyong yan sa sal-in nyo, di negative net worth kayo? Magne-negative po ako niyan. But yun nga, those are the... because I spend more than 7 million Opo. In visiting 81 provinces Opo. Para mag-inform, drive ano nangyari sa West Philippines, and including nagpunta kami sa Pagasa Island. And then... yung 4 million are... Some are my personal money and some are contributions of a very few friends because no one knows me in those period of time. So.